Video dito 'yo. Tayo may arema mabait siya. Mabait siya. So ganyan yung mga ulam nila, guys. Yan. Ganyan yung mga ulam nila, guys. So, ito parang ano, para siyang insect guys, yun din. Pero maganda daw yan kasi sa ano. Maganda sa health. Ito naman para siyang yung ano ng isda, sa tiyan ng isda, hindi ko kasi alam tawag doon. Ito naman kim, yan oh, kim yan, kim. Yun oh. Yan. Yung mga prices niya, guys, kung i-convert mo, parang ano siya, almost 100 pesos. Pero marami-rami na siya. Yan. Eh, ano siya parang ano ba yun? Malimutan ko na kasi sa Tagalog eh. Yan, basta ngayon guys. Tapos guys, ito mga ano siya, yung mga steak, parang steak. O para siyang beef steak, mga ganon. Yung mga ganyan siya, o. Ganyan, o. Parang 100 something, 150. Parang hindi ko alam pa siya ang conversion niya yun. Tapos ito mga balls. O, balls ay, parang din yan, parang. Yan, marami dito. Marami siya, marami kang ano, choices. Yan, marami kang choices. Tapos ito, at ito naman ay ano, ito yung sauce niya, ihahalo mo siya dyan. Ito naman ay ano, sprout na may karne sa ibabaw. Parang, yan. Sprout siya na may karne, tapos lalagyan mo siya ng maanghang kasi mahilig sila dito sa maanghang. Yan, lalagyan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at huwag niyo rin pong kalimutang i-press ang bell button icon para ma-notify ko kayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Thank you po! Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon po guys ay samahan niyo pong bumili ng ulam dahil wala na akong maisip na ulam guys. At yun, samahan niyo po guys ha kasi wala na kasi akong maisip na ulam. Empty na yung aking utak. So guys, itutulong ko kayo naman, itutulong ko po kayo ngayon sa kumbaga sa Pilipinas ay kalenderya ng mga ulam. Paano ibibili ng lutong ulam? So, samahan niyo po guys. So guys, bago po ako ano, magsundo sa anak ko kasi it's time to sundo na may anak. Bili muna ako ng dadan ako sa bilihan ng ulam para mamaya. Dalawa na lang yung i-prepare ko na side dishes instead na marami. So, dalawang bago. So, the rest is luma na. At least one day na luma. So ayan guys, para paraan lang talaga guys, para hindi ma-stress at hindi mapagod, di ba? Para paraan lang po yan guys. So, dito ako dumadaan, shortcut papunta doon sa karinderya. Yan. Parang bukit dito guys, parang bukit. Yan, shortcut to kasi doon, pagdadaan ako doon sa may kalsada, marami siyang ano, hinto-hinto. So, ayan. Yan, bukit style naman itong daan na to guys. Bukit style. Yun nga lang, mapitid yung daan kasi parang bukit style siya. So, shout out dyan sa mga masipag mag-share na si Susie Lee, si Binibining Susie Lee, ang aking classmates na si Sylvia Malazan, ang aking pinsan na si Marlene Buminlad. Shout out sa inyo mga masisipag kung mga supporters na tagapag-share. Si Ate Gano Marjorie, shout out sa iyo. Yan, yung mga iba pang hindi ko ma-shout out ngayon, sa susunod na lang po kayo ha. Yan, malapit na po tayo sa karinderya ni Inday. Yan, ito ay ituturo ko kayo para makita nyo yung mga iba't ibang klase ng ulam dito sa South Korea. Ganito ginagawa ko guys, kapag kayong ano, wala na talaga akong maisip na iluluto. Pero, hindi ko sinasabi sa asawa ko na, no, na binibili ko siya na luto na kumara pa yung nagluto kasi ayaw niya, sasabihin niya, hindi masarap. So, ibig sabihin guys, masarap yung luto ko. Ay! Diba? Para sa kanya, masarap yung luto ko. Diba? Kasi pag binibili ko yung ulam na luto na, sabihin niya, hindi masarap. So, hindi ko na sinasabi na binili ko yun para hindi niya sasabihin na, hindi masarap. So, yun, pag nagtanong siya, sasabihin ko, luto ko. Okay lang yun guys, white lies lang naman, pero huwag niyong tularan guys ha. Pero sa mga taga-ano dyan, yung mga bago dyan na nag-a-adjust pa lang, na walang mga biyanan, okay lang na bumili ng luto na kasi halos pareho lang naman. Actually, parang makakatipid sa ano eh, sa pagbili, kasi syempre iluluto mo pa yun, tapos yung mantika pa yung gas, di ba? Eh kung binili mo, mura na nga, hindi ka pa nakasayada ng mga mantika ng gas, o di ba, yung pagod mo. O di ba, mas magandang ano, yung naluto na ang bibili mo. O, di ba, nakaabot ng stoplight, saka kikita ko sa inyo guys. O, naputan ako. So guys, malapit na tayo guys! Sa kalenderya ni Aling Inday ng South Korea. Ay, parang hindi yata dito yun, sa kabila pa. Oo. So, dito na tayo. Malapit na tayo. Konti na lang. Ayan, guys. Finally, nakarating na rin. Kanan tayo dyan. Go, go, go. Ito, dito na tayo, guys. Sa kalenderya ni Aling Inday. So, yan. So, nandito tayo ngayon sa kalenderya ni Aling Inday. Nandito na tayo sa anong karinderya ni Aling Inday. Ayan o, yan o. Yung building na yan. Yung building na yan, yan. Yan ang ano, karinderya ni Aling Inday. Ito. Yan. Ito siya. Yan siya guys o. Yan o, yung karinderya niya. Yan. So tara na guys, at tayo magli na dahil ako'y tinatamad na magluto. Nga sa'yo. Ini, video dito yun. Ito yung may-ari, mabait siya. Mabait siya. So ganyan yung mga ulam nila guys. Yan. Ganyan yung mga ulam nila guys o. Yan. Ganyan. Ito mga ano siya, parang ano bang tawag yan?
Ito parang ano, parang siyang insekto guys, yun, pero maganda daw yan kasi sa ano, maganda sa health. Ito naman para siyang yung ano ng isda, sa chan ng isda, hindi ko kasi alam tawag doon. Ito naman kim, yan oh, kim yan, kim. Yun oh. Yan. Yung mga prices nga guys, kung i-convert mo, parang ano siya, almost 100 pesos. Pero marami-rami na siya. Yan. Eh, ano siya parang ano ba yun? Ipanimutan ko na kasi sa Tagalog eh. Ayan, basta yun na yun guys. Tapos guys, ito mga ano siya, yung mga steak, parang steak. O, parang steak siya. O, yan. Marami-rami na rin to guys, o, para siyang beef steak, mga ganon. Nga, mga ganyan siya, o, ganyan. Parang 100 something, 150. Parang hindi ko alam kasi ang conversion na yun. Tapos ito mga bowls. O, bowls ay, karne din yan, karne. Ayan, marami dito. Marami siya, marami kang ano, choices. Ayan, marami kang choices. Tapos ito naman ay ano, ito yung sauce niya, nahalo mo siya dyan. Ito naman ay ano, sprout na may karne sa ibabaw. Yan. Sprout siya na may karne, tapos lalagyan mo siya ng maanghang kasi may hindi dito sa maanghang. Yan, lalagyan mo yan. Tapos ito another karne guys, marunong akong gumawa niyan, mas masarap pa kaya hindi na ako bibili dito ng ganyan. Paano masabi? Ito parang sa atin, kaldereta, parang kaldereta siya sa atin. Ano ba yung ugi mo? Kalimutan ko, pusit pala yun guys, yun pala pusit. Ito pusit siya guys, pusit siya, na may sauce, masarap maanghang din yan guys, maanghang. Pusit siya na may sauce, yan, pusit. Yan, marami pang iba-iba guys. Ito naman guys, para siyang sitaw. Parang sitaw, mura lang yung mga ano niya dito, mga paninda niya, saka masarap. Ano ito, almost 100 pesos. Parang siyang sitaw, maanghang din na naman ko, dilagyan nila ng chili powder, so maanghang. Yan. Pero kung nasali ka na sa maanghang, masarap na siya, parang ayaw mo na ng plain, gusto mo maanghang na, parang ako gusto ko na rin maanghang. Yan guys, so another side dishes is here. Yung mga display niya, guys. Para siyang, hindi mo mawari yung plastic ba ito or hindi. Hindi ko alam, kasi pinyak namin ito dati, hindi ko mawari, hindi namin mawari. Kasi ko rin, ang cute niya, yan yung mga ano niya. Cute. Ang cute niya, guys. Ito naman yung mga ano nila, iba pang side dishes nila. Hindi ko ma-explain kung ano ba ito sa ano, sa Tagalog. Basta mga ulam nila, mga ganyan. Mga side dishes nila, yung mga ganyan yung style nila. Ito naman medyo matamis. Almost 100, parang 150, pero madami na siya. Sa ano ito, mga siguro, ano ito, 5 serving. 5% serving, ayan. Ito naman, ano siya, ano nga ba ito? Ayan. Anchovies, maliliit na anchovies, na nilagyan ng, ano, nilagyan ng manghang ulit. O, oh, yan. Yan, anchovies naman yun, guys. Yan. Ngayon, magkapareho silang dalawa. Magkapareho sila. Ito yung hindi manghang, tapos manghang. Hindi, pero matamis-tamis siya. Matamis-tamis na manghang. Sa mga bata, okay lang. Ayan. Ito naman, ano ba yung, ano, ito ay, parang dahon siya, eh, dahon. Parang hindi ko malam kung anong klaseng, ano, kung meron ba ito sa Pilipinas, yung dahon na ito. Basta, o, yun. Basta kinip kasi yan yung tawag nila dito, kinip. Yan. Tapos ito parang, ano nila ito, parang, ito parang mo, squash. Parang squash, squash. Parang squash ba? Parang ganun. Tapos ito, ano, ano siya guys, parang mani. Matalis din yan, para siyang peanut. Ayan, peanut, matalis siya. Peanut, masarap. Sinusun na ako yan. Yan guys, ayan. Tapos ito, hindi ko rin alam kung ano sa Tagalog ito. Basta ganyan yung mga style ng mga ulam nila. Yan. Sa part na ito, parang mostly mga matatamis. Yan. Yan, ginawa niya, matalis, tapos halong tamis at hanghang. Yan, ginawa niya. Tapos ito naman, pareho din doon sa pinakita ko na isa, pareho siya dito. Pero ang pagkakaiba, ito kasi, para siyang may ano, basta magkaiba sila ng lasa, pero pareho lang, pero magkaiba sila ng lasa. Tapos ito, sili naman to. Sili na nga, o, santa pa. Sili na nga, nilagyan pa nila ng maanghang, o, di lalo umanghang. O, sili na nga, o, di ba? Nilagyan pa nila ng maanghang, o, di lalo umanghang. Diba? Oh, no! Talagang maanghang talaga yung mga gusto nila dito. Ano? Ayan, ano, para siyang beans naman to. Ayan, beans, ano ba? Basta parang gulay siya na nilagyan ng maanghang din. Ayan, maanghang. Tapos ito, nakulad din yan, magkapareho sila, magkakaiba ng timpla at lasa. Ayan, pero pagkapareho sila. Ayan, ganyan yung mga style nila guys. Ayan, ayan, matabis yan guys, masarap. Ito, medyo ano siya, anchovies din yan. Ito, small anchovies, and then the next one is anchovies din, pero medium size. Ayan, medium size. Ito naman, anchovies din, pero large size. Anchovies siya na may kasamang nuts, walnut, ganun. Hinaluan nila ng walnut, nuts, peanut. Basta may nut, yun. Alam nyo na, matabis yan guys. Tapos ito, ano ba ito, parang crab siya, na matabis na maanghang. Tapos ito, dry shrimp. Na matamis na maanghang din siya. Ito matamis siya. Walang ito sa Tagalog. Basta matamis-tamis siya. Ito naman dahon. Dahon ang hindi ko alam anong klaseng dahon ito. Parang hindi ko pa ito natitikman. Yan. Ito. Puro peanut. Yan o. Oh. Puro peanut siya guys. Yan. Yan. Ito para siyang coding. Ano ba sa ano yan? Yung kinikinda sa sidewalk. Ano ba yan? Basta ulam. O. Oh. Tapos ito naman para siyang matamis din siya. Matamis din siya pang gusto ng anak ko yan. And then dito tayo sa next. Sa next tayo ay hindi ko na alam kung ano ito. Mga sabaw naman itong mga ito. Sabaw. Ay, natitinda din siya ng sabaw. Ito, mga sabaw niya guys, oh, mga sabaw. Ayan, tinatamad ako. Pero hindi ko pa na talaga bumili ng sabaw. Hindi luluto ko talaga yung sabaw. Tapos, bumili ako ng sabaw, makahalata na ako ng asawa ko. So next, ay, ito, dito na tayo. Ito ay sabaw pa rin dito. Ito ay chicken. I-ano mo lang siya, natimpla na siya, chicken siya, bali, luluto mo lang siya. Kompleto na yung ricado niya. Ito, mga gulay-gulay din siya, maanghang mga yan guys. Ito, ano to, squash din to. Ayan, ayan. Mga ganyan yung ulam niya. Ayan guys. Ayan. Ito, karne guys. Karne. Tapos ito parang gulay din, ito parang hang, limang hang. So, yan guys, mag-gulay. Ito potato na maliliit. Ayan. Wow, mushroom, sprout,
potato mushroom sprout. And then garlic egg, small egg. Yan. Yan guys. Tapos, ito guys. Ito parang beans. Yan guys, ito. So, binili na ako ng aking bibig. Yan talaga, upa kayo dito guys. Ay, ito. 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 Pabuli ko dito kasama ko dito. So, bumili na ako dito lang nung isang araw. Kaya lang, abilis na ubos. Ay, di pala yan kasi malalak ang diwa. Parang hindi na ako mag-diwa ito. Sama lang dito. Takto lang sa bag mo nga. Yan. Yan. Iba kasi, marunong ako gumawa nito guys. Kaya lang, iba kasi pagawa nito. Ito pa rin. Yan. So, next tayo ay... Ito pa ba? Ito sa tutulang, mahirap lutuin ito. Diba? Ito, hindi ako nandito kasi masustansya na nga, mahirap pa siyang lutuin. Bigyan na ako. So guys, tayo'y magbabayad na sa cashier. Ayan, tayo'y magbabayad na sa cashier. Okay, natin muna dito. Ayan guys. Kali ito ay 4,000. Sa so, next ay 6,000. Pay by card. Ma. Okay. Ito yun. Ayan, guys. So, guys, tapos na tayong bumili. Ayan na. Tapos na nabigay na yun. So, ayan na, guys. Bye-bye na. Thank you, sir. So, tara na. Yan guys. Oh, di ba? Oh, natapos din sa wakas. Ang kita naman ito. Guys, tingnan niyo oh, ang kikit ng mga anong bahay-bahay. Para siyang bahay-bahay pero yung mga yan, mga ano, restaurant, pero yung style niya parang bahay. Kasi ano, yung mga style nila dito, yung may-ari talaga niyan sa taas nila, tapos yung restaurant nila sa baba, oh, di ba? Para convenient. Mostly yan mga ganyan yung mga style nila. Diba? Lahat yan guys, mga ano, restaurant. Basta mga shop-shop, iba-iba, may karinderya, may restaurant, may mga ganon yan. Pero style bahay siya, di ba? Multi-purpose or double purpose. Yan, ganyan guys. Ganyan. Pero ang cute niya no guys, kapag ano, di ba, gagawin mo siyang business. Sa baba yung business mo, tapos sa taas yung bahay mo, di ba? Ganito. Yan naman yung mga apartment. Yung isang-uso dito ang apartment. Yan, na-mention ko na yan sa inyo guys, dati pa. Yan. Maganyan guys. So that's all guys. So ngayon, ang susunod na gagawin natin ay magsundo sa aking mahal na anakis. Mga estudyante na kagaya ng anak ko na sa atin ay grade 1 pa lang, basta yung mga elementary, ano sila, mga half day lang yung mga yan, tapos yon mga 12 or 1 o'clock, ano na sila, out na sila, so pwede mo silang isend sa mga ibang activity, kagaya ng taekwondo or piano. Kagaya sa anak ko, pinili niya yung piano, dapat kasi ano, taekwondo talaga ang gusto niya, kaya lang, hindi kasi akma sa oras, yung oras ng pag-out niya sa school, at saka yung oras ng taekwondo na ano school, kaya hindi siya nai-enroll sa taekwondo, nai-enroll siya sa piano. So, pag, yun kasi maganda yun guys, kasi, ano, instead na, dati kasi guys, nung hindi pa nagka-piano yung anak ko, hindi pa siya pumupunta sa piano, ay hindi pa siya nag-enroll ng piano, ano, hatid-sundo ko siya, ang init-init, hatid-sundo ko siya, so, yun, pag hatid-sundo ko siya, naturalmente, hindi ka makapag-trabaho, hindi kayo makapag-part-time, kasi, so, ang ginawa ko, naghanap ako ng, ano, ng, mga ibang activities niya na kagaya niya na piano yung nahanap ko. So malaking bagay sa akin yan guys kasi yung activity na iyan ay siya, sila na ang mag after ng schooling niya mga 12 or 1 o'clock sila na yung magsusundo sa bata. Tapos ihahatid naman nila kasi 1 hour lang yung sa activity na iyan na piano. Tapos after 1 hour isi-send sila na ang bahalang mag-send sa parang hindi ko alam kung anong tawag sa English yun pero parang daycare, parang ganun. Daycare sa mga kung gusto mo siyang i-daycare pwede rin. Kung ayaw mo siyang i-daycare pwede rin pero sa part ko gusto ko siyang i-daycare kasi gusto kong mag part-time job. Kaya lang wala pa akong mahanap na part-time job ngayon. So yun, so habang wala akong mahanap na part-time job guys, so ito na lang muna yung pinagkakaabalahan ko, ang pag-YouTube. At saka guys, alam nyo, masaya ako na nag-YouTube, parang ito talaga yung passion ko, diba? So, na parang napag-isip-isip ko na yung passion mo, diba? Bakit hindi mo na rin gawing parang pagkakataon, pwede naman, diba? So yun guys, yun yung aking maikling kwento about sa aking anak. Ito guys, sa isa sa mga nabili ko, sprout, tapos meron siya ng pasos na ganyan, tapos yan ang gagawin mo pag-aanuhin siya, itimplahan siya. Ito. Sure, parang madali lang itong gawin. Tapos ako yung tinamad lang talaga. Yan siya. Ganyan siya. So, siya na maanghan ko, guys. Yan. Yan siya, guys. Pwede na siya. Kasi, tinatamad ko. Kaya, madali lang siyang gawin supposed to be, guys. Pero, pag tinamaan talaga lang tatatamad, wala na. Yan. Tapos, ganyan siya. Masarap siya, guys. Tapos, meron siyang kasamang karne. Yan. Anghang.
So, yung mga napamili ko, guys. Ito. Ito yung napamili ko yan. Ha? Ito. Yan. Ha? Ito. So, itakarin ko na para dumating ang aking chuakis. Kasi, para hindi halatang hindi ko at hindi ko niluto. O, diba? Marunong naman ako magluto dito, guys. Kaya lang, kinamad talaga ako kaya bumili na ako ng luto. Ganun talaga kayo mga pagkakataon na bumibili talaga ako ng luto na pag yan. Yan. Ano siya? Potato na maliliit siya. To guys, balimbabi na siya. As in, kamura na siya talaga. As in, bibili mo siya. Ano, matagal kasi siyang maluto. To. Yan, guys. Matagal siyang maluto. Tapos, siyempre, diba? Kasaya doon ng gas. Bago. Yung mga ingredients. Parang ganun ang palalabasan, diba? Aha. Nalagay ko siya dyan. Yan, nalagay ko na siya dyan. Tapos, ilalagay ko sa... Dito kasi, guys, yung fridge na talagang para talaga sa mga... Yung mga na fridge na kagaya sa atin. Meron sila. Tapos, meron silang separate talaga na para sa kimchihan. Kasi pag nilagay mo yung kimchi, or ganitong klase sa normal na fridge, na kagaya ng fridge sa atin, madali siyang masira. So, ito, itong natira na to, ito, ito marami na to. Ilalagay ko siya sa fridge ng kimchihan para matagal siyang masira. Ayun. Separ- iba kasi yung, ano, yung fridge ng kimchi. Nalagay ko siya sa... Lignap talaga kami. Manghang. Ito ilalagay ko sa normal na fridge kasi ito yung sakainin namin. Kahit ilang araw to, kahit araw-araw. Araw-araw, meron to, okay lang, masarap kayo. Parang replacement na to muna ng kimchi kasi nabusan kami ng kimchi. Pero pwedeng pagsabayin siya na ihain araw-araw, kimchi at saka ito. Radish, squash radish. Hanggang dito na lang po. Sana po nagustuhan niyo po ang munti ko pong vlog para sa inyo. At maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless you all and I love you. Bye!